Kumusta po kayo mga kandis, mga kaibigan? Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome back to my YouTube channel. I'm Magdis Vlog. At makikita nga niyo po diyan sa screen. Yan po si Senador Rapitol po. Isa po nga mainit ng ating tatalakayin na itong kanyang ginisa. Ginisa sa Senate hearing ay muntik ng mamatay. Na high blood eh. Yan po ang ating tatalakayin mga kaibigan, mga kandis. Sa kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, inaanyayang ko po kayo, please subscribe, sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Okay, at tunghayan po natin. Yan po ang video na yan na aking ipi-play. Nang sa ganun po, magigay natin matuklasan na itong ika nga'y muntik ng ikamatay. Netong ginisa natauhan po ng landmark na pinagbintangan, pinaamin na isang kahera na isang magnanakaw. Ito po, sabay-sabay po nating panoorin. Tinest na ba yung kanyang blood pressure kanina? Kasi the last time we invited him here, I've got a news na siya daw po ay na-high blood at dinas hospital. Ayaw ko naman ma-high blood ka rito. Okay lang bang blood pressure mo? O kailangan natin ng nurse dito? Ambulance? Last month, October po, na angioplasty po ako. Dalawang stent. Dalawang stent. Tapos po, noong November 27, bumaba yung immune system ko. Natama naman po ako ng pneumonia. Kaya hanggang ngayon po, isang buwan at kalahati pa akong ginamot sa pneumonia. Okay. At least alam ko yung medical condition mo, sir. That's why I'm asking it. I wasn't joking. I was very serious when I asked you those questions. Now, Mr. Tanod, ano bang inyong katungkulan sa landmark at ano po yung mga responsibilidad ninyo na inatasan kayo ng landmark para gampanan? Mga 8 taon na po akong naging head ng security. Ako po ang responsible sa mga lahat ng activity security po sa company. Okay. Mr. Tanod, doon po sa kaso ni Ma'am Erica, at wala na siya dito ngayon kasi siya ho ata ay nakipag-areglo na, Ma'am Erica Joy Buendicho, nung siya po ay pinagbintangan, dahil na-short po siya sa kanyang kaka, pinagbintangan na nagnakaw. Nung kayo po ay mag-imbestiga sa kanya, nilalit-lait niyo po siya. Pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, at yung kanyang anak, tinamay niyo po sa inyo pag-imbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao. Dahil siya'y mahirap, dahil siya'y may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talagang suspect dahil doon sa kanyang sitwasyon. Pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Ganito po yan ang okay, alright. October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Ms. Jima Munar. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, ratio short po kasi siya ng almost 5,000. Sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay kinausap ko po si Erica. Sabi ko, bakit ka na-short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, okay, ganito na lang. Alam mo, ang landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo, okay na po yun. Mga shoplifters nga dyan, nahuli, pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, just till, balik-balik ko po yun na, just till the trot para maayos natin. Kasi po, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, sabi ko nga siya, kasi ito po sa pamamaraan ko sa pag-imbestiga, tinanong ko po yung personal ano niya, kung taga saan siya. Sabi niya, taga Quezon po daw siya. Tapos sabi ko, are you married? Sabi na hindi. Meron lang siyang kalibin. Saan siya ngayon? Nasa ano po? Sa Quezon, kaiindo lang po sa Jollibee. Tapos yung mother mo, nandun din sa Quezon at saka yung anak niya. Sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor. Tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko.
Dahil sa susunod na ano, itatanong ko uli yun kung, excuse me, Mr. Chair, pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, living partner, at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanya pagiging short? Anong kinalaman noon? Kung ganun ba ang itinuro sa'yo pag-imbestiga? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-imbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling, tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganun, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na! Bakit kinakailan mo kausapin paulit-ulit at madami pa yung mga kamag-aral? Okay, alright. At yan po, napakaliwanag. Itong anak ng katakot-takot na tauhan po ng landmark na ito pala ay pangalawang visit na ginisa nitong si Senador Rapidol po. Dahil dito sa kawawang kahera na inimbestigahan itong tauhan ng landmark, hindi naman siya pala marunong mag-imbestiga based on her base lang po sa kanyang pananaw ang ginagawa niya ng pag-imbestiga. Karambola, ha? And then nabanggit nga diyan bago magsimula ng ikangay hearing, ha? Ng ikangay Senate hearing diyan sa Senado, ito nga nabanggit nga ni Senador Rapidol po na baka ito ay kung yung kanyang medical condition. Noong pala nga una na ito ginisa sa Senado, dungkol sa kaso nga nitong babae na pinaamin niya na isang kahera, na isang nagnakaw, ay nagkaroon po ng high blood at matindi yun, pag sa puso, muntik nang mamatay. Muntik na pala itong mamatay. Ganyan kasi, pag masama ang ginagawa mo sa iyong kapwa, sinisingil. Karma is real. Kaya matuto po tayo. Huwag po nating apihin ang ikangapoy kung kayo po ay nasa mataas na posisyon. Huwag po nating gawin sa kapwa natin napakapakan porque kayo po ang nag-imbestiga, ay idadamay nyo ang pamilya. Napakaliwanag po ng salaysay dito ng ating senador. Hindi mo pwedeng idamay ang pamilya sa pag-imbestiga dahil wala pong kinalaman yan. Hindi porque po ikaw po ay may anak, hindi porque ang iyong living partner ay walang trabaho, ay base sa iyong salaysay, ay binabase mo doon ng iyong pag-imbestiga na talagang itong isang kahera na babae ay nangupit. Sana po, kita mo, kinarama ka, ha? Yan ang napala mo. Bagamat po hindi po tayo nanalangin, ang punto, divista po natin dito. Gumawa po ng tama tayo sa ating kapwa. Yan lang po sa lahat po na nga hindi pa nakasubscribe sa my YouTube channel. Please subscribe. Sabay po natin i-like ang video.